Toyota Race versus Toyota Vios. Hello mga paps, I'm Kuya Shane. And yun, pag-uusapan natin itong dalawang model na to, no, na itong Toyota Race at Toyota Vios, na yung price eh halos hindi nagkakalayo. Sabihin na natin mas mahal lang ng konti palagi si Toyota Race. Nang siguro mga 50,000 pesos from manual to automatic. Okay? So ano ba yung mas okay sa kanilang dalawa? Okay, si Toyota Race, meron siyang dalawang type ng engine, yung 1.2 and the 1.0 with turbo. And si Vios naman, meron siyang 1.3 at 1.5 na liter na engine. So dalawa yung ano niyan. Now, syempre, ano ba yung mas magandang engine sa dalawa? Well, itong Toyota Race medyo bago pa eh. So hindi pa natin siya masasabing okay na okay. Although hindi naman siya first launch sa Pilipinas, so it's a Daihatsu engine and hindi naman siya first launch sa Pilipinas. So pwede nating sabihin na bago naman siguro ni-launch niya, na testing niya sa ibang bansa at nakita naman nilang reliable. So kaya nila sa Pilipinas. Now, itong si Toyota Vios naman, sobrang tagal na nito itong makina nito sa Pilipinas. Kumbaga, it's already proved na reliable talaga siya. Madali siyang i-maintain at maraming marunong gumawa aside doon sa madali siyang hanapan ng parts. Okay? Unlike kay Race na medyo bago pa yung engine niya, so hindi pa natin masabi kung ganun kadaling maghanap ng mga piyesa nito. Okay? So yun, in terms of engine. Now, sa transmission naman, ayun, meron silang manual, okay? And they are both using CVT transmission, which is good, no? Kasi syempre, idea ngayon, kailangan matipid na rin naman yung kotse. Okay? So, syempre, mas okay pag CVT transmission. Although, it's not created for torque, ha? Kumbaga, hindi siya created na pang buhat o pang hila. Pero, yun, created siya na para maging matipid. At para, yun, maganda yung takbo. Okay? So, yun yung sa transmission natin. Now, they are both 5-seater. Okay, 5-seater naman siya. And in terms of capacity ng tao, pares na pares naman. Now, dito sila magkakatalo, no? Yung cargo. Well, the good advantage of the Race is natutupi yung gitna niya o yung second row. So, mas malaki ang cargo na mailalagay mo sa Race kung tutupiin mo. Kumbaga, kasha yung washing machine sa loob ng Race. Compare dito kay Vios na hindi mo kasi matutupi yung gitna. Kumbaga, may sarili siyang compartment talaga. Or, kumbaga, yung likod niya is closed, no? So, hindi mo siya pwedeng dalhin hanggang gitna. So, mas maliit yung cargo na mailalagay mo. Pero, the good advantage naman nun is, for example, meron kayong biniling smelly something na item. So, hindi kagad papasok sa compartment. Compare kay Race na, kumbaga, yun na yun. Kumbaga, pag binuksan mo, lahat, sakop na yung buong area ng sasakyan. Okay? So, yun naman yung sa cargo. Now, ito yung dalawang question ko sa inyo if ever na mag-decide kayo, no? For me, this is my personal opinion na. Okay? So, kung sakaling, halimbawa, ito yung unang tanong ko sa inyo, no? Binabahaba yung area ninyo? Or yung posibleng yung laging dinadaanan ay binabaha? Kasi kung binabaha, ako, hindi na ako magdadalawang isip, I'll go for Race. Kasi syempre, mas mataas yung kanyang ground clearance. So, sabihin natin kung kaya nung mga sedan, there's no doubt, kaya ng Race. Okay? So, para sa akin, yun na yung number one na question, no? Kung, bawa, ito na yung dalawang pinagpipilian. Toyota Race and Vios. Kung binabaha or laging binabaha yung lugar ng mga dinadaanan ko, I'll go for more higher ground clearance. Okay? So, Toyota Race yun. Now, kung ikaw naman ay magpapaka-practical, kumbaga, sabihin na natin, after ng 10,000 kilometers or nung pre-labor ng maintenance, eh, gusto mo outside casa na para makatipid ka sa maintenance, eh, I'll go for Toyota Vios. Kasi, syempre, marami nang marunong gumawa, madaling maghanap ng piyesa, at it's already proved na reliable siya. So, yun, kung papaka-practical ka, go for Vios. Yung fuel consumption, medyo subjective siya, no? Although mas maliit yung makina ng Race, I would say na pwedeng mas matipid din naman siya compared kay Vios.
Pero sabi ko nga, subjective yan. So, mahirap masabi kung ano ba talaga yung mas matipid. Yun. So, yun na yung ano ko dyan. Well, it's really up to you, no? Yung in terms of price, medyo hindi sila nagkakalayo. Pero yun yung dalawang question ko. Kung binabahaba, eh, go for race. Pero kung gusto mong maging practical, go for BIOS. There's no doubt. Reliable talaga yan. Okay? So, yun yung ano ko. Toyota race versus Toyota BIOS. So, yun. Salamat sa panonood. Keep safe, mga paps.